What's up, mga kabit? Kasama natin ngayon si Mr. Marco. What's up, guys? Grabe. Sino yung spogi? Siyempre siya. Siyempre ikaw. Tingin ako isang Bitcoin. Grabe yung iBugs natin, bro. Hindi, siyempre, nagpupuyat tayo para makahanap ng mga magagandang trades eh. Tama eh, no? Diba? Guys, I know, nagtataka kayo bakit nandito si Marco ngayon. Well, kasi crypto enthusiast din siya. So, nagkwento nga kami kanina, and ang dami niyang na-share sa akin na experience na possible. Masigurado ako na na-experience ng mga ibang tao. Yes, diba? yes. Marami makaka-relate. So, kukuha na natin si Marco ng mga strategies and aral anong na-experience sa crypto. Paano siya nakapag-start sa crypto? Sino yung mga napanood niya or what? So maganda, siya na lang magkwento. Paano ka ba bro nag-start? Paano mo nalaman tong cryptocurrency as a celebrity? Diba? Actually, before 2013 ata, may nagsabi na sa akin before, bili daw ako na kahit $1,000 of worth of Bitcoin. Mm-hmm. Pero syempre, wala pa naman mga Binance before eh, yung mga madadaling mga extant. Ano year ba ang Binance? 2017 yata. Oh, diba? 2013, wala pang mga Binance, diba? So, ang hirap kasi yung ano, platforms, yung mga exchanges, wala pa, hindi pa free, diba? Or kumbaga, hindi pa siya accessible. So, syempre, mahirap mag-invest sa isang bagay na hindi ka pa sure kung kikita ba siya or baka mamaya scam siya or Ponzi scheme, diba? So, wala. Nag-invest na ako sa crypto noong 2020 na. So, ito lang. Nalaman mo na siya before. Before ka? Pero hindi ka nag-invest agad. Kasi baka akala mo network marketing lang or ano yes. Yun. Di pa natin alam. So, bakit biglang nagpumasok sa crypto nitong 2020? Siyempre kasi nag-bull run, di ba? 2020, 2021 nag-bull run ng sobra. So, siyempre lahat ng tao sa Twitter, kumbaga lahat sila pinapost lahat ng mga Lambos na lang, diba? Yung mga ganyan, di ba? So, siyempre, ma-curious ka na parang bakit hindi ka nakasabay or bakit napag-iwanan ka, di ba? So, but for me, feeling ko yung crypto, we are still all early. So, swear ito lang lahat ng mga nakakuha sa first bitcoins before. Pero don't worry kasi may oras pa para makasama ka. Tama. Kumbaga, ngayon lang kasi na ngayon lang nila talaga napansin. Dati kahit may bitcoin na before, ngayon lang talaga, uy, parang makakit yung bitcoin, dami kumikita. So nagpasokan ngayon yung mga tao. And bro, yung experience mo ngayon kasi kanina nag-usap kami about sa trading. So most of mga nanonood sa atin, nagtitrade ng crypto eh. Ano yung mga natutunan mo bro habang nagtitrade ka? Marami. De, so ang ginawa ko, syempre, of course, inaral ko lahat, technical analysis, indicators. Syempre, hindi ako naglagay agad ng pera tapos wala akong inaaral. So, important talaga yung doing your own research. So, ako, yun yung ginawa ko. And then, inaral ko lahat ng charts, inaral ko. Ang problema sa akin is yung emotions. Ayun. So, tama lahat ng ano ko, ng chart analysis ko, yung pagbabasa, tama. Pero minsan, yung nakita ko, for example, nagpasok ako. Oo. Makita ko bumaba ng konti yung pera ko na ano na ako, parang sakit, di ba? Sakit eh. So, minsan wala kang choice kundi i-pull out yung ano mo, yung in-invest mo, di ba? Yes. The next day, makikita mo biglang nagpa-pump up ng 30%, up ng 50%, di ba? So, recently lang, parang may nangyari sa akin na ganyan, in-out ko muna yung pera, the next day, nag-times 2 yung pera. Okay. Yun, isa sa mga, syempre, we have to manage yung natin, emotions natin. Tama yun. Kasi yung iba, na-underestimate yung emotions eh. Kasi ba, nagpapagaling ng todo sa technical analysis, which is walang masama dun. Kaya lang, no, yung emotion natin, dun pa rin talaga umabagsak eh. Hindi na susunod yung analysis dahil nalalabanan or natatalo ng emotions mo. Which is... Kasi kaya ka nga nag-aaral kasi kung nasa baba or nasa support ang isang price, expected mo tataas yan papuntang resistance, di ba? Yeah. Or baliktad, pag nasa resistance yung price, gusto mo mag-short, alam mong bababa sa support yung pera, yung ano, yung coin na gusto mo i-trade. So, pag natalo ka ng mga 5%, 7%, syempre, masakit. Pero, yeah, minsan nga kaya, pasok mo yung trade mo, tapos pikit ka na lang, huwag mo na munang pansinin, eh, di ba? Pero syempre, minsan, kailangan mo talagang bantayan kasi baka mamaya mag-dump. So, delikado rin. Yes. So, ang pinakamaganda dun, guys, of course, iset mo yung stop loss. Para hindi ka ma-cut or ma-liquidate, no? So, nakakatuwa guys, no, na nakikita natin halos lahat na even mga celebrities pumapasok sa cryptocurrency
kasi, kasi andyan yung potential. E nakikita nila rin yung technology. Hindi lang kasi crypto, hindi lang kasi trading eh. Diba bro? Mm-hmm. Ang dami yung blockchain technology at yun ang NFTs. Yes. Yung art events nila. Ay, ang ganda nung pinaplano ni Mark. Gusto mo bang Secret muna. Pero exciting yung napag-usapan namin. Mm-hmm. Pag okay na, planchado na. Gagawa tayo ng isa pang video para doon. Kasi para sa mga millennials to. Exciting yun. Sige, bigyan natin ng konting clue. Agriculture siya. Ayun. So, syempre, diba? Agri plus. Blockchain NFT. Technology. NFT. Yes, blockchain technology. So, paplansyahin muna natin ng maayos tapos papakita natin sa lahat ng mga viewers. Okay. So, yun guys, nakikita niyo naman lahat na pumapasok sa crypto. But again, sorry, wala kasi kami na eh. Budget pa nga nandito sa cellphone stand. Eh. Actually, kung makita lang nila yung cellphone stand natin, matatawa sila eh, sigurado. Actually, ngayon, ano oras na? 3 a.m. na nga ngayon. 3 a.m. na nga ngayon, gising pa kami eh. So, ayan. Guys, basta ganito ha. Kita nyo na, huwag kayong agad-agad papasok sa crypto ha. Kailangan pag-aralan muna si Marco bago pumasok ng crypto. Nag-aral to ng technical analysis. Ilang linggo ko inaral ng technical analysis. Tsaka, for the longest time, hindi ko nilalabas sa USDT yung pera ko. Kasi, syempre, ayokong mag-risk sa isang bagay na hindi ko pinapag-aralan eh. Diba? So, or at the same time, ayoko rin ibigay yung pera ko sa ibang taong trader. Kasi, syempre, pag natalo yung pera mo, hindi mo naman pwedeng sisihin yung trader na yun kung natalo. So, it's always best to do your own research. Kung wala kang oras para mag-research, I suggest, bigyan mo ng oras. Tsaka dali sabihin bro na natalo eh. Mm. Natalo yung pero pera. Pero hindi mo alam, kumita na pala. So, maganda na, aralin nyo na lang muna. Do your own research. Yes. So, ayun, maraming salamat Marco. Bro, ano bang pinakamasasabi mo sa kanila na last tip mo sa experience mo sa crypto? Ano yung mabibigay mo sa mga viewers natin na puro crypto enthusiast? Oh, of course. Well, syempre ako, I consider myself as a beginner, diba? So, I'm still, kumbaga, learning, pinapatibay ko yung emotions ko at the same time, trusting the technical analysis that I know. So, para sa akin, aralan talaga at the same time kasi kung makuha natin to, kunyari, masabayan natin lahat ng trend ng mga top 3 coins, for example, Bitcoin, Ethereum, diba? Kumbaga, kung makita lang natin yung pattern, pwede tayong kumita eh, diba? So, sayang naman yung passive income kung talaga marunong ka mag-manage ng emotions mo. So, yun talaga pinaka-importante, emotion. So, sobrang importante on how you handle your emotions. So, don't underestimate it. Sa mga hindi pa okay yung emotion ngayon pag nagte-trade, guys, magiging ano rin yan, makakalyo rin yan, yes, no, yung feelings ninyo, yung emotions ninyo. Pusong ba to ba? Yes. Experience lang. Huwag ka susuko. Kasi ako, natalo. Si Marco, natalo. Pero point dyan, guys. Bawal sumuko. Kasi sayang, pag sumuko ka, talo ka na. Pag sumuko ka, hindi mo makukuha lahat ng gains, diba? So, hindi mo makabawi lahat ng talo mo. Okay. Alright. So guys, thank you so much Marco. Salamat sa chance na binigay mo para makapag-share sa mga viewers natin yan. And yan, magtuturoan na kami ngayon ng crypto. Let's go. So, pupwenta naman kami. God bless.